Magandang hapon. Ngayon ay alas 3 na ng hapon. Mag-a-adjust ako ngayon ng preno ng aking truck. Papakita ko sa inyo kung paano mag-adjust nitong semi-air brake na 12-wheeler swing van dito sa aking gulong, dito sa aking truck mismo, sa mga gulong ng aking truck. Dito mismo ako mag-a-adjust. At nung last na biyahe ko, medyo mabilis na siya magbawas ng hangin. Yun yung isa sa basehan kung paano malalaman kung mababa ng iyong mga lining. Okay. Gagawin ko, magja-jack muna ako ng mga doon mismo sa may differential para umangat yung aking mga gulong. Mas maganda kasi mag-adjust kapag napaangat yung mga gulong niya para maikot mo siya at malalaman mo kung okay, walang sabit yung brake shoe dun sa brake drum. Okay. Ayan na, jackan ko na siya. Umangat na yung kanyang gulong. Ang i-adjust ko ditong preno ay itong mga gulong dito sa hulihan, dito sa differential. Yan, lahat yan, i-adjust ko yan. Yun, pati yung galad-gad niya, lahat yan, i-adjust ko para panday-pantay yung maging adjust ang mga preno niya. Brake lining. At itong butas na ito, para sa mga baguhan nating driver, ito ay silipan ng distansya doon sa brake shoe at brake drum kung sila siya ay malayo na. Ngayon ito ay i-adjust ko. Yan, tatayusin muna yung camera ko. Yung adjuster ng ating preno ay ito. Yan, 14 mm na close range ang gamit dito. At saka meron pa yan sa kabila. Meron din yung adyasan dito sa kabila. Ayan. Ito, ayan. Saka yung butas na silipan din ng brake shoe at brake lining. Yan ang maganda pagka mag-adjust ka. Kailangan dadyakan mo yung gulong para maiikot mo siya. Malalaman mo yung kung may sabit yung brake lining niya dahil maiikot mo yung gulong eh. Yan, ganyan. Ngayon, yan ang tamang pag-adjust para malaman. Para to dun sa mga baguhan nating mga driver na gustong makapulot ng idea kung paano pag-adjust ng semi-air brake. Ngayon ito ay naka-free wheel siya. Ngayon higpitan natin to pa kanan, patulak. Tulak. Tutulak natin. Medyo maganit lang talaga to. Yan. Hindi ko na ngayon siya maikot. Dahil lumigpit na eh. Pag ganun, nangikot. Pag ganun, pakanan. Yan. Higpit yan. Ngayon, dahil higpit na siya, ibaba natin, ilipat natin itong liyabi dito sa baba. Pitik-pitik lang. Yan. Yun, naikot. Kaya lang, may sabit. Pitik pa. Yun, wala. Ang sabit. Yun. Kapag naramdaman mo nang inikot mo nang inikot na wala sabit, okay na yan. Kasi pag kaya niso may sabit pa kahit konti, hindi pa okay yan. Kasi katagalan mong katatakbo, ay mag-iinit ang iyong brake drum. Pag-iinit ang gulong, yun yung nakikita nyo sa ibang mga sasakyan na umuusok yung kanilang gulong sa brake lining. Ganun yun, nangyari yung
yung may sabit yung brake shoe nila sa brake drum, kaya umuusok, umiinit. Ngayon, okay na. Ngayon, okay na, adjust ko dito. I-adjust ko rin doon sa kabila. Doon sa kabilang, kabila nito. Kabila lang itong, dito lang din sa gulong na to. Ayan, papakita ko. Yan, nakikita niyo yung may liabe na yan. Yan yung kapartner nung kaninang inigitang. In-adjustan ko doon sa kabila. Yan yung kanyang kabilang adjuster dito sa differential na gulong. Ayusin ko. Medyo mahirap. May skip. Ayan. Para makita na maayos. Lumipat ako dito. Ayan. Sa pamilyar dito. Yung mga veteranong driver. Alam na alam nyo to. Ito ay para dun sa mga beginners natin. And hindi na ulit yan. Umiikot yung gulong. Luluwagan ko to. Yan. Ikutin natin. Ikutin yung gulong yan. Kasi ano siyang naarihan yung pagkaluwag. Tapos tingig muna. Baka may sabit. Siyado siyang naarihan. Babalik ko siya. Yan. Ariado pa rin. Yun. Sikit nga lang dito sa ilalim. Talagang tiyaga ang pag-adjust ng preno. Dito sa mga ganitong semi-air brake. Yeah. Yun. Hindi ko na siya maikot. Pitik lang konti. Nalaksa naman. Yan. Isabit. Konting pitik. Testing. Ikot. Hindi pa. Meron pa rin. Inasabit pa rin. Konti pa. Yun. Yan. Wala na. Wala na sabit. Kasi pag may sabit, yung lining niya diyan sa brake drum, eh, hindi pwedeng takbo kasi magiinit. Katagal ang takbo, ay uusok ang brake lining, brake shoe. Kasi nagkikis-kisan sila eh. Hindi pwedeng may sabit yung brake shoe sa brake drum. Yan, silipan niya yung silipan ng yan. Silipan ng brake shoe at brake drum. Makikita nyo. Ngayon, pagka ginawa mo dito sa isang gulong, adjust na rin siyempre lahat. Yung lahat ng gulong para pantay-pantay ang adjust ng mga lining. Para pag mamreno, ay pantay ang preno. Kung ano yung ginawa dito, sa isang gulong nito, gagawin mo na rin lahat dun sa lahat ng gulong para pantay-pantay ang adjust. Yun, itong video na ito, pinapakita ko ay para dun sa mga beginners o bagwa nating mga driver na gustong makapulot ng idea sa pag-adjust dito sa semi-air brake, pag-adjust ng brake lining. Ayun, nakita nyo yung pag-adjust yung kanina kung paano ganun ang gagawin nyo. Iikutin nyo rin to itong gulong para malaman kung tama, wala nang sabit. Tsaka siyempre kailangan naka-jack sa safety yung pagkakalagay ng jack kasi and nasa ilalim ako ng truck. Ayan, pabisan ako dito, sikip dito. Yan yung aking posisyon. Kaya tiyaga yung pag-adjust dito. Yan. Shout out dun sa mga veteranong driver.
alam na alam nyo na itong ginagawa ko na to. Saludo ako sa inyo. Masikip. Diretso check up na rin to dito. Pagka siyempre check up sa mga bolt ng propeller. Yan. Para hindi ka mangangambang may magiging problema sa biyahe. Okay. Adjust ko na muna lahat ng gulong. Kung ano yung ginawa ko dito, eh ganun din yung gagawin ko doon sa lahat ng gulong doon. Hindi ko na siya i-video yung kung paano ko siya adjust yung lahat ng gulong doon, kasi nakita nyo naman napakasikip dito sa ilalim. Kailangan wala na akong hawak na camera, kundi ang hawak ko lang ay tools na pang-adjust. Okay, mag-adjust muna ako. Sana sa mga baguhang driver, beginners, ay maging guide ninyo ito sa inyong makapulutan nyo ng idea sa kung paano mag-adjust ng preno. Okay, adjust ko muna lahat ng gulong. Oh, ayun, natapos ko na may adjust lahat ng gulong ko. Pasensya na kayo sa itsura ko, talagang ganun siguro talaga pagka driver, nagiging driver mekaniko. At saka ano, sweet lover. At saka huwag nyo makakalimutang mag-like, share, and subscribe. At maraming salamat sa pagsuporta sa aking munting channel. At lagi kayo mag-iingat sa ating biyahe sa araw-araw. Keep safe always. Thank you. So, magandang tangali. Nandito na ako ngayon sa Oriental Mindoro. At kahapon ay bumiyahe kami ng mga 5:30 PM. Umalis kami ng Manila. Dapat ako'y nakabuking ng pangalas 9 ng gabi. Hindi ako nakasakay ng barko dahil puno na. Inilipat ako sa pang 11 PM. Ngayon, ganun pa rin. Hindi na naman ako nakasakay ng barko dahil marami kasing ano, mga mananakay na sasakyan. Kaya dalawang truck kami na hindi pa rin nakasakay ng pang 11 PM. Yun, sa pangatlong paglipat namin ng pagsakay ng barko ay nakasakay naman kami ng pang 3 AM. Ayun. Kaya ngayon lang nakarating na umaga. Kanina umaga pala, mga 8 AM nandito na kami sa aming destinasyon yan. Dito sa aming opisina. Eh ngayon ay araw na ng Linggo. Wala kaming operation. Kaya ayan, nag-aantay yung aking si Battle Hopper doon. Uwi muna kami ng bahay. Ayun nga, yung mabalik tayo doon sa pag-a-adjust ko ng preno. Swabing swabe. Talagang aktibo-aktibo. Yung ganong dinadyakan muna yung differential at aangat na natin yung gulong para ma-adjust ng maayos yung preno. Ayun, yung biyahe ko kahapon ay biyahe road test dun sa nangyaring pag-a-adjust ng aking mga preno sa lahat ng gulong. Yan. Okay na okay siya. Swabing swabe. Walang problema. Talagang makakarating ka ng maayos. Okay. Isa munang mabilisang subscribe, like, and share. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.